So, ngayon, nakita mo na may mga artistang suwail, may mga paano ko ba sasabihin? May mga born and raised sa States na lalapit sa iyo who think that you have the power to make it happen for them. You've seen them all, right? Ano ang katangian ng isang bagito na alam mong may potential? Ano normally ang meron ng taong yon? May ano yan eh, yung depende rin sa sitwasyon nila ngayon at saka kung yung pagdadaanan nila, kaya ba nila, ganun. For example, nakita mo may talent, pero medyo hilaw. So sasabihin, parang alam ko. Paano mo sasabihin na hilaw? Hindi. Ibig sabihin, alam mo kung anong, kung 1 to 5. E di sasabihin mo sa kanya na kailangan maging 5 ka. Right. Pupunuin mo kung ano yung kakulangan nila. Ikaw ang nakakaalam, kaya ikaw ang mag-guide. Now, it's nakikinig naman sila. Nakikinig, yung iba nakikinig. Yung mga hindi, dinadump mo. Sa pagmamanage ng talent ngayon na, after like siguro mga a year, alam ko na kung may potential talaga sila o hindi sila dedicated. Okay. So, most likely, sabihin ko, itong problema natin, 1 year ka na sa akin, itong goal natin, hindi natupad dahil sa ganito ka, procrastinator, ganyan ka, ganyan. Maghiwalay muna tayo. Pagka may problema ka o ano, balik ka sa akin, i-assess uli kita. And you've always been consistent about this, no? May mga actors ako na bumabalik sa akin. Yeah. I'm sure. Kasi, okay. So and most of the clients that I have right now have been with me since like 2006, 2007. Yeah. Mayroon pa ako hanggang, hindi naman sila laging nagbubook or what, pero... I believe you. Eh kami nga, kaya lang naman kami nawala dahil itong si JJ nagpunta ng New York, tumigil kami magbanda for a while. So, may mga ganun na they were on hiatus. Hiatus, yeah. Mga anganak, tapos babalik. Yeah. Okay lang sa akin. Ang importante sa akin, attitude, discipline, professionalism, marunong makipag-communicate, trust, loyalty, yung attitude. And you know, that's applicable to any aspect of life. Diba? If you break any of those, ayoko na. Correct.